sabi niya sa akin, parang, oh my God, you made me cry. Hindi ako umiiyak. Sabi, ang feeling namin, nung ginawa ko yung Boyz II Men concert nung 2019, ito sa advantage kasi na parang nakakapag-international artist na ako. Tapos noon, nung dumating siya sa Perfectionist, alam mo yung parang nag-i-meeting kami, this is what I want for this production number. Very hands-on siya kasi yung solo concert niya. So yung pressure sa akin na parang sa 18 years ng career niya, ngayon lang siya magkakaroon ng solo concert. So talagang pinarir namin, pati visuals, pati yung I did my research during nasa probinsyano ako na kinikilala ko kung ano yung music niya, anong klase yung look niya, ano yung paano yung buhay niya. So parang visually, even sa LED designs, magbagay sa kanya. So when we send the pens sa kanya, as in wala na siyang iniba. As in, nag-swap. Tapos sobra siya na-surprise. Tapos after na nag-brief na talk namin na parang na-amaze siya kung paano magtrabaho yung mga Pilipino. At doon ako na-proud. Kasi parang napakita natin na very, kumbaga parang professional tayo. Alam natin kung anong ginagawa natin. Saka sabi ko nga na-proud ako na wala silang pinakailaman. Nandun sila din sobrang, wala silang question. So ibig sabihin nun, sabi ko nga, ibig sabihin nun, alam nila na ginagawa natin ang tama yung trabaho natin. Yeah. Tama sila. So after the concert, sobrang nag-thank si Jessi, nag-repost pa siya ng IG story niya. Sobrang naging thankful siya na parang sobrang happy siya doon sa outcome nung, ang sabi niya, ang word niya talaga, this is gonna be an unforgettable moment for me. Wow! Grabe! Wait, so the way you talk about kasi puro talaga parang high, positive. Pero ano yung biggest challenge that you had to overcome para sa concert na to? Yung preparation. Kasi we only had one meeting before the show. Tapos nakita ko na siya 29 nung dumating siya. Ang pinakamahirap sa akin yung hindi ko siya masyado nakausap. Tsaka yung nag-research ako at inaalam ko kung ano yung personality mo. At nil-memorize ko yung mga kanta niya. Naging fan na ako, Bib. Kasi nung sila niya yung lineup ng songs niya. So, syempre, first song, iniisip mo ko anong visuals. No, yeah. Yung sobrang naging challenge for me. Tapos nung dumating siya ng 29, nag-rehearse kami ng 3, 4 p.m. hanggang 12, 1 a.m. Kasi di ba masurprise na akala mo soundcheck lang yan, gagawa lang yan ng mga dalawang kanta, tapos okay na. Pero hindi, ni-run through namin simula opening hanggang last song. Yeah. Kaya okay yan for me. Nagawa ko yung ilaw, nagawa ko yung visuals, nagawa ko yung lahat ng gusto ko, yung pagtahi niya before the concert day. Kasi sobrang concert day, sobrang relax na ako. Kasi sobrang yun yung mangyayari. Hindi na ako nangangapa. Ano yung kwento nung picture na nakaganon siya? Parang backstage kayo, tapos nakaganon siya. Bakit siya napaganon? Okay. Hindi niya alam na meron kami surprise sa kanya nung concert na we did a video, a very short video. Yung idea kasi parang ito yung nakuha ko, nanonood ako ng Coldplay dito. Kasi di ba every country na pinag-showan ng Coldplay, parang ang nag-open sa show, muna dito tayo nung 80s. As in, welcome Coldplay to the Philippine flag, di ba? So parang got that idea from the Coldplay concert. Tapos, nung same day, yung mga fans na nakapila, pinag-shoot ko ng video doon sa isang director na friend ko. Doon sa show, message nila at paano sila na-inspire ni Jessi. So, Filipino, mga Filipino fans. After nun, yung producers din, nakagather sila ng video from Jessi's relatives and friends. And yung dulo niya is yung mom. So, from Filipino fans, to biggest fan, tapos hanggang ultimate fan, which is the mom. So biglang pinlay lang namin yung video na yun during the show. Tapos nung lumingon siyang ganun, sinadya ko sa LED, tapos yung cameraman pinaakyat ko, kasi atalikod siya eh. Tapos pinroject ko sa dalawang left, sa left and right na LED yung mukha niya while watching, para makita ng buong tao, yung buong arena yung reaction niya while watching it. Umiyak talaga siya. Aww. Sobrang umiyak. Tapos nung nakita niya ako after nung concert,
sabi niya sa akin, parang, oh my God, you made me cry. Hindi ako umiiyak, sabi niya. But sabi niya, yung makeup ko ako na lang ganun kayo. Yung makeup. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.